Okay, good evening guys. Atin namang tatalakayin ngayon yung patungkol sa kung paano nag-ooperate po yung stunner na Di Platino. Guys, magandang aralin ito guys. Ganito lang po yan yung Platino. Di Platino ito guys. So, yung ating primary, ay magte-turns lang po yan dito. So, ang ginagawa ng iba ay magte-turns sila. Gagawa po sila ng 3 layers to 4 layers na number 14. Mas maganda kung may 13 or 12, mas maganda po yun. Mas malakas po yung magnet na nakikreate ng malaking gauge ng wire. So guys, from our source battery, ito yung positive natin dito guys. And then, ang isang end nito guys ay papunta sa ating Platino. Ayan. So, papunta yan sa isang Platino na nasa taas at may Platino rin po tayo sa ilalim. Ito. Yan. So, ito yung ating negative. So, kung mapapansin ninyo guys, ito ay wire na tuloy-tuloy lang. Dumaan po siya sa Platino na pangitaas at nagkaroon po sila ng contact. Yan po yung contact point natin at tutuloy po siya dito sa negative. So kung papansinin nyo guys, yan ay tuloy-tuloy na connection, no? Tuloy-tuloy na connection yan guys. So parang sinushort siya guys, di ba? Tingnan nyo ng maigi. Ito yung primary natin, which is number, usually na ginagamit ay number 16, number 15, number 14. So kung may number 13 ka po, number 12, mas maganda po siya gamitin, no? Mag-turns ka ng tatlong layer o di kaya 4 layers. And then, pupunta na po yan siya sa upper na Platino. Usually yung ginagamit po dito ay, yung pinakamagandang gamitin dito guys ay sa Y, no, o copper o di kaya aluminum. So yan po siya. So sa nasabi ko na ito ay connected, no, yung end niya tutuloy po dito sa isang Platino, no, and then oh, kung titingnan niyo connected po yan sila, connected, parang sinushort sila, short. So, shorted. So, anong nangyayari? Bakit kailangan maging ganito yung connection niya, guys? So, sa mga nakaraan nating discussion, yung discussion natin nakaraan, nabanggit ko sa inyo yung patungkol sa tinatawag nating electromagnetism. Yung binigay ko na example ay yung battery, no? May battery tayo na maliit. O kahit 12 volts guys, testingan ninyo, ganun talaga ang nangyayari. No? So positive dito, may negative dito. Then gawa tayo ng coil, mag-coil tayo ng wire guys, ganyan. Coil tayo. Then yung isang end niya ilagay natin dito sa positive, connected na siya. Naka-connect na siya mismo talaga sa positive terminal niya. And then guys, coil ito, magnetic wire na ating kinoil, makoil po siya. And then maglagay po tayo diyan ng NA metal. Metal o di kaya steel bar, basta yung naapektuhan po siya ng magnet. Kasi itong winding na ito guys ay magki-create ito ng magnetism na tinatawag. Dangan nga lang siya ay electric operated na magnet. Electric operated kasi nanggaling lang siya sa
battery. Actually, direct battery talaga, direct current talaga siya na battery. DC po siya na battery, DC. So guys, sa ating pag saglit lang na pagdikit dito sa puwitan ng negative battery, magkakaroon po ito ng, nagpo-produce po ito ng magnet. Magnet. So, pag nag-produce siya ng magnet, natural, no? Meron siyang North Pole, meron siyang South Pole. At makakaproduce na siya, magkakaroon na siya ng magnet. So, ganun din po ang nangyayari dito, guys. Yan ang principle na ito. Yan ang ginamit dito. Yung stanner natin mismo, guys. Ganito siya ipapaliwanag. Kung bakit umaandar yung platino. Itong portion na ito, guys. Bakit umaandar yan? So, aaralin natin yan. So, guys, ito, positive natin. Positive. Ito, negative. So, kung susundan nyo nga yung wire, guys, shorted yan siya. Shorted. Oh, papunta yan sa negative. Yung ating capacitor, dito natin yan siya, guys, nilalagay. Dito. No? Yung portion na ito. Kasi ito yung ating yan yung ating bolt dito. Nakabolt yung ating mga platino. Diba sa itaas? So guys, dito natin kinakabit yung ating condenser. Diba? Yung condenser natin, dyan natin kinakabit. Magkabilaan po yan siya. Magkabilaan. Kung yung isang terminal ng kapasitor dito sa kabila, ang isa dito rin. So, wala namang positive-negative yan. Basta, kahit sa papaano mo ikabit yan, guys. Pero ang kadalasang gawa ng stanner, yung kanyang katawan ng condenser ay nakalagay dito sa negative side. So, yung kanyang, ibig sabihin, yung kanyang wire na nakausli, yun ang nakakabit dito, guys, sa pang-ibabaw na platino. So, guys, kung paano siya nag-ooperate at nakaka-close siya, guys, ng andar, umaandar siya, guys, ganito yan siya. So, hindi aandar po yung ating stanner pag hindi po siya initially nakadikit po itong points. Kaya tinatawag na siyang contact points. Kasi dapat nakadikit talaga yung contact point niya, saka siya aandar. Pag inangat nyo po yan, nakaangat po ng ganito, basta hindi siya nakadikit, kahit ano po yung gawin nyo dyan, hindi po yan naandar. Kailangan ay nakadikit. So yun yung initial niya na posisyon. Ibig sabihin yun yung una niyang posisyon. Para makakreate po siya ng magnet. So guys, dahil connected na ito, guys, ibig sabihin, no, tuloy-tuloy yung conductor, yung coil, kasi conductor din yan. Itong aluminum, conductor din yan. Yung platino mo sa ilalim, ano man yan, acero, o di kaya yung lagaring bakal, na dinadaluyan din po yan siya ng kurente. That's why, kaya nga, na ibig sabihin, tuloy-tuloy yan dyan yung current na galing sa battery. Kasi ito positive, ito negative. So, ang mangyayari, dahil sinort mo yan, guys, katulad yan ito ng diridiritsong wire na kinuwil mo at dito siya binangga mo sa positive. Yung isang dulo ay sa negative, yung isang dulo ay sa positive. So, guys, sa sandali mong dinugtong mo dito yung isa, ito nakakonect na sa positive. Ito, isundot-sundot mo lang dyan sa puwit ng negative, magkikreate po ito ng magnet. Kung i-steady mo po yan, pag i-steady mo siya, mag-steady rin yung magnet. Pero guys, delikado. Baka kasi pumutok yung battery mo, o di kaya masunog din yung wire mo. So guys, yan ang ginagawa dito ng stanner natin. Pag naka-initially, guys, nakadikit ito, guys, ha? Dito natin maintindihan, guys, kung ano yung laro ng electromagnetism. Ito talaga ang magsasabi sa inyo na ito ako, sabi ng stanner, kung paano ako mag-operate. Guys, yung electromagnetism, nililikha ngayon ng sabi nga natin, yung galing sa battery. Guys, sa initial na posisyon na ganito, guys, magkakaroon ito ng magnet. Magkakaroon ito ng magnet. Pag nilagay mo ay yung piso o di kaya mga namamagnet na mga bagay, mga bakal, dumidikit yan dyan.
Lalo na kung nakadikit masyado yan guys yung kanyang platino. Pag nakadikit masyado na hindi niya kayang i-magnet, guys, yung mga bagay na pwedeng i-magnet, dumidikit po yan sa core. Kasi nga, nagpo-produce po ito ng magnet. So guys, dahil nagpo-produce ito ng magnet, hihilain niya ito guys yung bakal o asirong platino dito sa baba. Ah, hihilain niya yan. So pag hila niya, automatic, dahil hinila niya ito guys, from initial niya na ganyan, yung umpisa niya, inangat niya ngayon. Umangat siya ng ganun guys. Umangat siya. Yan, umangat siya. Pag angat niya guys, ibig sabihin naputol yung conductor na ito guys. Yung wire na ito na tuloy-tuloy hanggang dumaan dito sa platino, hanggang dito sa platino sa baba, hanggang sa negative side. Ibig sabihin, initially guys, yung function din ng ating platino guys, ay siya rin ang nag-switch on, switch off ng linya ng ating primary wire. Kasi ngayon guys, oh, dugtong yan guys, oh, yan oh, punta sa contact point hanggang dito sa negative. So kung mag-steady yan guys, kaya nga 'di ba pag nagdikit yung ating contact point, umiinit kaagad. Umiinit yung core, umiinit yung wire. Pag matagal po yan siya na nakadikit, guys, masusunog yan yung wire nyo. O di kaya puputok yung inyong battery. So guys, mahaba na yung ating discussion. Mag part 2 tayo guys. Part 2. Abangan ninyo para maintindihan nyo guys kung paano nag-ooperate yung ating mga stunner.